or panloloko. Ang sakit kayang maloko. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. At kung bago ka po dito, ako po si Vince, Filipino living the American dream. At gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may upload ako. So nag-upload ako every Wednesdays and or Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. And sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa previous video, kaya simulan na natin. Arnold Booker, what up bro? Wala ba nylon pero paano nag-twist and nakahang? Nangangain talaga ng tanga bro. Hindi pala island green tawag dyan sa AJ1 mo na yan. Halatang hindi sneakerhead, sorry. Ano ba? Huwag ka mag-sorry. Well, hindi naman talaga. Dili ako Bisaya, bye. Medyo nakapag-stay lang din ng medyo matagal-tagal dun and pabalik-balik nga, kaya medyo nakakaintindi. Anyways, pa-shoutout na lang bro. Kung okay lang, stay well and have a good life bro. God bless. God bless you too. Shoutout to Arnold Booker, idol yan syempre. Nung UAAP days niya sa UE, syempre, di ba? Basketballista. Shoutout to you, idol! Rolly Yamson, good day, Boss Vince. Shoutout to Rolly from Dubai. Uy, siya na nag-shoutout sa sarili. Shoutout to you, Rolly Yamson, bro! At sa mga kababayan natin just na Dubai, hello sa inyo dyan. Kamusta naman? Boss, kung gagastos ako ng 15K USD through Merkan Agency, going to Chicago, working as factory worker, rate range 15 to 17 per hour, worth it ba? Possible ba na mabilis mabawi yung nagastos? More power, God bless. Ako, honestly speaking, own opinion ko lang to ha. I think yung 15K USD para mag-migrate dito sa US, parang, for me, parang ang mahal niya. Yun, akin lang yun ha. Hindi ko alam. What are your thoughts, guys? Comment down below para matulungan natin si Rolly Yamson. Or ikaw, Rolly, anong sa tingin mo? Yung 15K ba parang masyadong mahal? Ano sa tingin nyo? Tulungan nyo ako. Kasi ako, personally, feeling ko mahal yun. And then yung next question is, worth it ba considering $15 to $17 per hour yung sweldo? Yung sa sweldo na $15 to $17 per hour, I think worth it siya. Kasi yung minimum wage dito sa Chicago is $15 per hour. So if you're gonna earn $15 to $17, eh di okay. Kasi syempre, hindi ka naman below minimum, di ba? Tsaka hindi man yan pa pwede yun. At least syempre, at par siya, di ba? Next question is, possible ba na mabilis mabawi yung nagastos? I don't think so. Kasi kapag nag-move ka dito, syempre meron kang mga sariling gastos. Yun nga, mga monthly expenses mo, bills. Syempre hindi mo naman agad-agad mababawi yun eh. Feeling ko kung mababawi mo man, medyo it will take some time. Real talk. Pero dito, gaya nung sinasabi ko palagi, marami namang side hustle or mga gig nga, or sa Pilipinas, sideline, diba? For you to earn more kung gugustuhin mo, so meron talagang ways. Harold Badwa, sobra ang lakas makabatang 90s yung Power Rangers eh. Daming shoes ko, sana all. More sales pa sa shoes, buy low, sell high, stay same, oy naks. Day once po, bata mo ko is idol eh. Oy Harold Badwa, shoutout to you, thank you sa support. Romeo Peria, new subscriber mo ko bro. Thanks sa vlog mo, nakakuha ko ng idea. God bless, God bless you too. Shoutout to Romeo Peria. Hello, hello, hello. Jonel Aurel. Jonel. Hi Lodge, pa-shoutout po Jonel Aurel. Uy, shoutout to Jonel Aurel. Nakaka-motivate po mga vids mo. Sa panonood ko po ng vids, may mga natututunan ako na excited tuloy ako mag-migrate dyan sa US. Actually po, we're waiting na din po ng interview. Hoping na makaalis na din kami this year. Or next year, medyo natagalan lang po kasi dahil sa pandemic, madami backlogs. True, so hindi lang ikaw yung nag-iisang nakaka-experience ng Jonel Aurel. Jonel! Makakapunta ka rin dito, gaya nung ibang mga commenters ko dito at viewers ko dati, nagko-comment lang sila na subaybayan ko rin kasi iba sa kanila nag-update pa talaga sa Instagram na, uy, Vincent, dito na kami sa US, thank you, dahil sa mga ganyan, sa mga tips. Ang sarap sa feeling na pati ako parang part ng journey nila, so thank you rin sa inyo. Kaya ikaw, Jonel Aurel, makakapunta ka rin dito, abangers ka lang, bro. Skyler, hi Lodi Vince, I'm one of your avid subscribers. Been following your vlogs few weeks ago. Sobrang entertaining at informative ng mga vlogs mo. Pero medyo malikot lang minsan ang videos mo, ha? But that's okay, Lodi. Ayan, naka-steady na ngayon yan, ha? Grabe siya. Pero thank you at least, ano, diba? Ano yan? Constructive criticism, nax. Okay yun, thank you. You inspire me. May mga tanong lang po ako, sana po masagot mo. Number 1, pwede po ba tourist visa i-apply mo dito sa US Embassy sa Philippines? Tapos, pagdating mo dyan sa US, mag-apply ka for student visa? Di ba yun illegal? Actually, Skyler, possible siya. Pero always remember na ang main purpose ng tourist visa is for you to travel, leisure, ganyan. And if nakarating ka dito o na tourist visa, dapat in good faith ka na bigla mo lang talaga naisip na yun nga, mag-study ka. Kasi syempre, kapag sa una pa lang, meron kang intention na ayaw ko sabihin yung term na mandaya. Pero fraud yun eh. Or panloloko. Ang sakit kayang maloko. Wow! Ikaw pala. Na iba pala. Sakit-sakit kayang maloko, guys. Wow! Hindi. Pero seryoso yun. So to answer your question, Skyler, yes, it's possible to convert nga yung tourist visa mo to student visa, but not guaranteed. All you have to do is mag-request ka sa immigration. So yun. Number 2, ano po bang bank
best na ire-recommend mo for Show Money? Yung convenient siya for wire transfer from Philippine fund to US fund. Sabi po kasi ng iba kong kakilala, malaki daw po yung charge dyan. Planning kasi to study there in Chicago because I have an uncle. Thanks po in advance, God bless and more power. Thank you, Skyler. In terms of wire transfer, wala naman talagang best bank eh. Pero try mong pumunta sa banko mo kung saan ka merong savings account and ask them kung nag-wire transfer sila to US. Kung hindi naman, ito yung tanong ko sa'yo. Alam mo ba yung banko ng pag-wire transferan mo? If not, tanungin mo yung pagtatransferan mo kung ano yung banko niya. And then punta ka sa BPI or BDO, not sponsored. Tanong mo sa kanila kung pwede sila mag-wire transfer to that bank. So yun. They will charge a fee for sure kasi every time na nag-wire transfer tayo, merong bayad po yun. Aaron Juaniza, hi Sir Vince, tanong ko lang po kung paano yung process nyo sa pagkuha ng sasakyan. Yung sa CHR, Civic, Lexus, cash po ba or installment? Kung sa installment, ano po may re-recommend nyo na bank para sa car loan? Maraming salamat sir and more vlogs po. So kwento ko muna sa inyo paano yung process ng pagkukuha ng sasakyan dito. Based on our experience ha, so actually online-online lang guys, hanap ka ng kotse na gusto mo. And then yun nga, website nila mag-recommend kung saang dealer merong available nitong pinakagusto mong variant ng kotse na to. Ganyan. And then pupunta ka na doon, tapos ipaprocess na nila by pulling your credit score kasi doon magde-determine kung ano yung interest rate or APR na ibibigay sa'yo para doon sa kotse na yun. Basically, kung magkano yung magiging monthly payment mo. There are times, syempre, case-to-case basis, nahihingan ka ng down payment. Kung ayaw mo mag-down payment, pwede mo talagang sabihin sa kanila outright na zero down, so magkano yung magiging monthly ko. So yun, they'll do the math sa harap mo para nga makikita mo magkano yung magiging monthly mo. That's it, mauwi mo na agad yung kotse kung available doon sa dealership na yun. Yun nga, yung CHR, yung Civic, and yung Lexus, lahat yun na uwi namin same day. Sobrang dali ng process dito. Tapos in terms naman sa banko, hindi kami yung namili kasi in-house yung processing. Kunyari, let's say dun sa Honda, nung nag-inquire nga kami, dun na rin in-house, Honda Financial. Tapos yung sa Lexus, ganun din, under Toyota Financial yun. So sobrang easy lang niya, walang ibang hiningi sa amin kundi yung important IDs like syempre green card or driver's license. So yun. So nauwi namin yung kotse nang wala kaming nilabas sa pera. So to answer your question, hindi mo na kailangan mag-loan muna sa banko para makabili ng sasakyan. Pumunta ka na kagad dun sa dealer and then sila na magpa-process for you. Russell Crisostomo, minsan na lang ako makanood ng vids mo. Lodi Vince, masyado kasing busy. Hey, ingat ka dyan, Lodi. God bless. Okay lang, Russell. Alam ko naman, ano lang ako eh, kapag bored lang kayo, ganyan. Ganyan naman buhay eh. Wah! Joke, ano ba? Okay lang. God bless you too, Russell, bro. Bernard Tumang, smooth operator. New subscriber, thank you. Welcome to me. Mama RN, oy Mama RN ang syala, oy nakakaya naman, masyala kayo. Hello, hello kay Mama RN. Guys, check nyo rin yung channel ni Mama RN. Oy Mama RN, ipromote mo rin yung channel ko, Nax. So hello, hello. See you soon, Nax. So that's it for today guys, thank you so much for watching. Chine ko lang kayo kasi baka mamaya napano na kayo. Wow. So yun. As always, thank you so much sa mga nagsusupport itong channel na to. Palagi kayong sumasama sa mga vlogs ko, ganyan. And if you have any questions, vlog suggestions, comment down below. Follow me on my social media accounts, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, lahat na guys. Suporta! Thank you. So again, follow me on my social media accounts. And I will see you on my next video. Bye-bye.